may gusto ko sa tatay ko. Alam mo, Ned, naiintindihan ko naman dahil yun nga kung anong gusto mo sa isang lalaki, di ba yung may father figure qualities. Dahil maagang namatay yung tatay mo. Pero di ba, bakit ba tatay ko pa? Yung marami namang iba dyan na may hindi kasing tandaan ang tatay ko, di ba? Na, pwede naman kasi may father figure qualities. Pero pwede iba na lang. Bakit ba? Ano bang masama kung magkagusto ako sa tatay mo? Eh, single siya. Single din naman ako. Ano problema dun? Hindi, tinan mo. Nakakasiwa kasi ako sa ideyang maging stepmom kita. Ayaw mo ba nun? Yung best friend mo slash stepmom mo? Ako yun? Hello, magkasing edad lang tayo, tapos nanay kita, di ba? Ayoko. Hindi maganda yun. Hindi mo matuturuan ang puso. Ah, ganun. Pwes, itong araw na to, magkakasiraan tayo ng friendship. Ah, ganun. Ang dahil lang dito. Alam mo, napakababaw mo. Minsan nagtataka talaga ako kung bakit ikaw yung naging best friend ko. Sobrang babaw mo, ah. Sige na nga. Mauna na ako. Alis wait na lang. Ako. Bibiro lang naman ako, eh. Paano mo i-handle ang isang sadistang girlfriend? Naku pa! Kung alam mo lang yung totoong ugali nun ni April, naku po, sobrang plastic nun. Yung pinapakita niya sa'yo, pa, sanitized version niya yun. Alam mo ba sa school, ha, pa? Daming kaaway nun na prof. Sobrang bastos ng bunganga nun eh. Sobrang taray. Anak, hindi mo na itatanong. Ang mami mo, ganyan. Feisty. Iyan ang gusto ko sa babae. Attractive ako dyan sa mga ganyan. Sobrang attraction yan. Tsaka pa, sa school namin, yung mga prof doon, pa, inuutangan niya. Ano mo nga naman, oh, pati yung mga tropa ko, ah, may utang siya. Ito pa, malala. Sa labas ng school namin, mga nagmamais, nagfishball, pa, pati doon may utang siya. Alam mo, future stafadora yun pa, kaya mag-iingat ka. Anak, baka naman, kulang lang ang pondo sa pagtutuition o kaya sa project. Baka naman, ano, kulang lang yung pera nila pampondo dun sa negosyo nilang puto. Sabihin mo, pumunta sa akin, paihiramin ko sila hindi, ng pera. Pa, ito diba, ito yung pinakaayaw mo eh. Alam mo, yung walang sinasambang relihiyon yun. Tsaka pa, tawag sa kanya, atheist. Ewan ko, may sa demonyo na yung babaeng yun eh. Sobrang sama na ugali. Ana, yan ang challenge ko ngayon. Pilitin natin siya maging Christian. Challenge yun! Kaya pagdating ng Sabado, imbitahin mo. Isama natin sa prayer meeting natin. Para makilala niya naman ang Panginoon. Pa! Ito pa, pumasok yan sa classroom, ha? Pumasok yan, pa? Sobrang baho. Pagtaas yung kamay niya, raise your hands, ganun. Pa, amoy putok sa buong klase. Hindi namin kinaya. Tapos, bumukas yung bibig niya. Ang baho, hindi nagtututbrush. Pa, di ba? Gusto mo ba yun? Anak, bukas, mag-grocery tayo. Opo. Ipaalala mo sa akin, bibili tayo ng deodorant, toothbrush, toothpaste. Para naman sa susunod na pagpasok niya, hindi siya nakakahiya sa klase, ha? Pa! Pa, hindi kayo bagay ng babaeng yon. Hindi mo magugustuhan yun ang pangit noon! Lahat na ng pangit sa, nasa kanya na! Anak, best friend mo to, ha?